Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, for today's video, katatapos lang po natin dito maglinis sa labas at medyo tumataligsik po. At mahangin po siya na para pong merong low pressure. Kasi maghapon po siyang ganito po yung panahon. Ayan, mahangin. Kaya yung mga nilabhan ko nasa loob lang at lang po tayo mano-mano. At si Sansa naman ayan, kinukumpany po niya yung yung ring na ginawa ni Papa Bits dahil yung dati na ring dyan, hiningi po ni Bustipin. Inilagay po doon sa bandal sa kanila sa may isang kapilya. Nawalan tuloy ako ng exercisean na pagbabasketball. At medyo malaki kaysa sa unang nakakabit dyan na ring. Yan, si Sia, sumasayaw na naman. At kahapon, pista ng Katmon, yung ending po, sabi ko mamimista po kami. Yung nangyari po, kami lang po yung naiwan ni Jin dito. Sila po yung nakapamista. Kami ni Jing yung naiwan dito sa bahay na samantala naman palabas nila sansan kahapon ng banda. Hindi po nagpunta po kami ni Jing, hindi po kami nakapasok doon dahil napakaraming tao po at saka nawalan na ng ticket at matagal po kami nakaabot ng gym dahil sobrang traffic po kahapon. Kung sino man po yung nakapanood doon sa live ni May Timang na mula dito sa amin sa labasan ng Sugod is traffic talaga dyan sa eskina. Kung hindi marunong mag-drive pa sikot-sikot or mag-overtake, hindi po makakalusot. Buti na lang si Jing, medyo marunong po maglusot sa kasi pag traffic tumitigil yung mga sasakyan. May allowance po na pwedeng lusutan. Yung nakakalusot po kami na napakasobrang init naman po kahapon. Napalitan po yung init kahapon na matinding init. Napalitan po naman ngayon na maghapon. Ayan. Medyo makulimlim po yung panahon. Mahangin. Tas nakapaglaba po tayo kanina. Hindi po naarawan yung mga nilabhan natin. Although na nahanginan naman at medyo nakatulo na at medyo na nakatuyo-tuyo na yung mga nilabhan ko kanina. Luna! Dali balik! Luna! At si Jing pala nandito pa. Siguro mamaya pang gabi uuwi. Iiwas din sa maraming sasakyan. Iwas traffic. Kasi pag alas 8 or alas 7 na medyo maano na po yung kalsada, maluwag. Maigi na pong ibiyahe. Mabuti na pong ibiyahe. Papauwi ng Compostela. Papabits nagbunot ng niyog dahil mag-ano po kami ngayon ng bulad. Maggagata with malunggay. Yan po yung ulam namin. Mamayang hapon. Matamis po siya, matamis. At samantala naman po si Pix, kinukumpuni na po yung motor na ayos dahil bukas aalis po sila. Papunta po sa ina-plan nila dahil may orientation po sila Lunes hanggang Martes. Pinalitan po ng gulong. Ngayon, umpisa na po tayo magluto. Nabang si Papa Bits naghihimay ng malunggay, si Christian naman po yung nagkakayod. At
Lunes na bukas. May klase na. Balik na naman sa normal yung klase. Tapos na po yung mga Haru Holiday. Ito po yung bulad na gagatain natin. Ayan. Siguro tawag nito tiaw. Hindi ko lang alam. Masarap din po ito na paksiw. Ayan. Tag 10 pesos po yung balot. Ano po? 6 na piraso. Kada balot, 6 na piraso. Depende po sa laki. May 7, may 6. Ayan. Bali, ano po yung pinabili ko? 6 na balot. Yan po yung ulam for today. At saka, ayan po yung malunggay natin. Habang nagkakayod pa si Christian ng niyog, isanag muna natin yung ano, yung bulad. Asan na ba yung isa? Isanag muna. Dalawang niyog yung ginamit natin panggata para hindi po siya maging malagnaw. At marami naman po kami dito sibuyas. Bulad.
sugat na ginata sa malamig na panahon. Kaninang tanghali yung ulam namin, manok na sinabawan din na nilagyan po ng Chinese pizza. Bali 100 na manok sinabawan para marami, para magkasya. Nasangag na po natin yung bulad. Yung gagawin na naman po natin is magpipiga. Pipiga na nga. Parang marami yung ano, malunggay. Inano ni Papa Bits. Ubusan ini nga malunggay? Hindi ba mapait yung nasusubrahan ng malunggay? Napakahaba pa ng ano, ng tangkay. Ayan, anuhin natin, ulitin, tingnan nyo. Kaya pala madali lang. Papabits. Medyo maaga pa yung ano natin, pagluto ng hapunan. Baka kasi mag-brown out kasi pa ganitong panahon, mahangin-hangin, medyo paambun-ambun. Yung nangyayari po is nag-brown out. Kahapon nag-brown out nga. Mga tanghali. Bumalik yung kurinti mga alas dos na siguro yun. Kaya ayun, malis kami ni Jing. Manonood sana sa palabas ni Sansan na hindi naman po kami nakapanood. Yung ending po, umuwi kami dahil mainit. Hindi na po kami nakapasok dahil wala na pong tikit. Siksikan po yung mga tao. Anong gagawin namin sa labas? Hindi naman po kami makakapanood. Kasi chat na po ng chat si Sansan kung asan na kami. Kala ni Sansan, walang bayad, walang entrance. Kasi sabi ko sa kanya, makakapasok ba kami? Sabi niya, uugad. Pagpunta namin doon, may ticket pala. Mura lang naman po yung ticket, tag 20. Yung ang ending, naubusan na. So, ayan, umuwi na lang po kami ni Jing. Si Bunjing paggabi ngatong sa may. At si Timang chat ng chat sa akin na asan na daw si Jing kasi may usapan sila. Papuntahin doon sa gym. Ang mga mag-aalas 12 na po 'yun, mga madaling araw. Nagpunta naman doon si Jing. Hindi lang po nagtagal, umuwi din dahil marami din pong tao. Tsaka inaantok si Jing. Eh, ano na po yung oras nun? Madaling araw na alas 12. At tsaka maano, masyal. Wala ka naman lang pambili kahit popcorn or shake na para 10 pesos.
alangan naman na katunganga ka lang doon, mas mabuti pa yung matulog ka na lang, hindi ka na lang umalis, hindi ka lumabas ng bahay. So ayan, luto tayo ng ulam. Mga busy po yung mga tao dito, may kanya-kanya pong ginagawa. Ayan, si Chrislyn. Hi. Klase na. Klase na ugma. Balik na naman sa normal yung klase. 1 week po na hindi ano po yung klase nila. Lalo na si Chris, si Sia. Lunes lang po yung klase nila. Hanggang kahapon, wala. Pero tapos naman po yung exam nila. At yan si Sansan, nakapahinga din. Dahil hindi, ngayon lang, ano, araw hindi nakapunta doon sa eskwelahan. Palaging practice ng ano nila banda. Kahapon, gusto man namin manood, hindi po kami nakapasok talaga. Pero kagansin nga may ticket. Pero marami naman po akong kakilala doon sa loob, yung mga parent or teacher, nakakahiya naman po na magpaano ka. Magpatangay ka papunta sa ano, sa loob. Unfair naman po sa nandyan sa labas na matagal na po silang nag-aantay na makapasok ng libre. Tapos tayo, kadadating lang makakapasok kaagad. Parang nakakahiya naman sa madang people. Kaya sabi ni Jing, uwi na lang po kami dahil yung traffic, agoy, iwan ko kung anong oras na po na natapos yung traffic. Kasi hanggang dito talaga sa labasan namin, paglabas dyan sa eskina, ang traffic. Siguro mula doon sa Sugod, sa proper ng Sugod hanggang sa, sabi ni Angelora, hanggang sa Makaas po yung traffic na, iwan ko kung sino naman po yung nakapanood sa short video ni May Timang na meron pong pick up ba yun or FX na lumiko papunta doon sa Santo Niño Bautista, as parang sumagi diyan sa pader na hinuyog-yog ni May Timang na medyo magkaroon ng allowance na maka tuloy-tuloy po siya sa pagpasok. Ginamit yung bigat ni May Timang para makaalis yung ano, yung pick up na or FX na sumagi doon sa pader. Sarapan ni ano, ni May Timang sa Don Pablo. Tingnan nyo, ayan, marami pa tayong nakuha. Mabubulunan tayo niyan, guys, pag hindi natin inulit. Maglulutong sura. Bakit mo tinatanong? Oo, magagawa ako ng sura. Ulam or sura? Opo, ulam. Sige, turuhin niyo pagkuha, taglaba. Sabaw ng niyog din po yung ginamit natin para ipiga. Pero yung ipangalawa, ano na, tubig. Kasi kunti lang yung sabaw.
Kamusta baw? Saan? Pagutaya, saan? 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 Pagutaya, pagutaya. Pigain natin ng mabuti para lumabas yung gata. Sabi muna natin baka matapon. Kukuha tayo ng tubig. Hangin. Sus, palagi kang nandun sa bukid. Mapabukid ka na naman. Iluluto natin sa bulad at saka lunggay. Pigain ulit. Hangin. Hangin.
Tapos ito, dito natin sa likod, tinatapon yung sapal. Kasi kinakain ng mga manok. Pagkulo ng unang gata o pangalawang gata, lalagay natin yung bulad. Saka maghiwa tayo ng sibuyas. Yung sibuyas namin, ang cute. Mga cute yung sibuyas namin na yan. Ganyan lang po yung kalaki yung ano namin. Sibuyas. 100 ang kilo. Pagkahiwa, ilalagay natin dito sa unang gata. Kulo na siya, kulo. Kasi ilagay na natin po yung bulad. Yan. Pakuluan lang ulit bago natin lagyan ng asin. Baka magmaparat. Tikman natin, tikman. Kung sakto lang yung timpla, hindi ko pa yan linagyan ng asin. Medyo upinapin na po yung ano niya. Yung timpla. Tapos ilagay natin po yung malunggay. Tapos yung unang gata na ayan, with sibuyas. Pero hindi muna natin ubusin. Inom muna natin yung malunggay. Lubog. Tikman ulit.
Yan. Okay sa alright. Ayan, kumulo naman po siya, kumulo na. Pwede natin po siyang patayin yung apoy na hindi po yung gulay, yung malunggay, hindi po mag-color brown po siya. Tamang-tama lang po yan, ayan. Patayin natin po yung apoy at takpan lang po natin. Alam nyo naman po na yung malunggay, madali lang po siyang maluto. Ayan. Patay na yung apoy, pero kumukulo pa rin siya. Ayan. Takpan lang muna natin. For today's ulam. Tapos na tayong magluto ng ulam namin ngayong hapon. Para sa dinner po namin. Ayan. Labas muna tayo. Langhapin natin po yung hangin. Yan, mahangin. Medyo maaga pa naman. Hindi pa po kami kakain. At ang problema ko, yan. Yung ano po dyan. Woo! Madam! Yung bubungan namin pag gabi parang may wakwak. Yung dahon. Nandyan sa bubungan, maingay pag humahangin. Pero kung wala namang hangin, di naman po siya maingay. Pag may hangin lang. Baka kasi magalit yung may-ari ng niyog na putulin yung dahon. Kasi pag gabi, magigising ka talaga sa ingay. Nandyan kasi yung may-ari dyan. Okay lang kung wala dyan, pwede natin pong ipaputol. Pero kung mag-ano po tayo, magpapaalam, siguro hindi naman po magagalit. Linilipad yung cortina, yung trapal. Yung tabon po namin dito pag umuulan para hindi masyadong pumasok yung tubig doon sa loob. Pati yung mga hinangir ko hindi mabasa. Yan ang mga tsutsu. Akala nila nag-ano na ako. Nagpapakain. Sunod ng sunod. Yan, yan. Ewan ko kung yung isa kung nasaan. Aray, aray! Aray! Nangangagat. Yung isa, ewan ko kung nasaan. Aray, aray. Nangangagat. Maghanda na po tayo para sa hapunan.
minsan, pang baba na pantalon, uniform niya. Kasi yan na po sa kanya, kasi ano na po siya. Lumiit. Nag-reduce si Sansan ng dahilan sa kapra-practice ng banda nila. Nakahapon palabas po ng kista ng Katmun. Yung paghahanda naman ni Sansan yung laban sa ano? Sa Naga? Laban sa Naga City daw. Kasi sila naman po yung nag-champion nung competition. Bali sila po yung representative doon sa Naga City. Mga 5 days daw sila doon. Praktisan na na naman! Tamang-tama, nandito na si Pix. Magkakasabay-sabay din po kaming kumain dahil nutusan po ni Jing na magpagasolina ng motor niya dahil uuwi na po siya mga mamaya-maya. At ayan, yung naghahanap po kay Sansan, ayan, makikita niya ninyo, nakasabay na po namin siyang kumain dahil busy po si Sansan ng mga nakaraang araw. Tama na ito siya, ano patimit ko ha? Kasi may naghahanap kay Sansan, ba't hindi daw kasabay palagi sa pagkain? Inihap na ito ate, inihap. Nandoon naman po siya palagi sa school. Pagkutsara, pagkutsara. Kanina naga, adi man, murid, adi sabaw. Record ko an. Pamutin mo. Sabaw. Ano ito? Gini? Ano sabaw kanina? Kanina? Ha? Sabaw nala. Sabaw daw. Dira pa mo. Dira. Kanina pa. Ano ito? Kaman. Kaman, kaman. Ano ito yan? Ano, dinitin mo? Ha? Kina. Pinasit up ko kay ano yung Reluna smart watch kasi hindi po ako nakakaano nakasit up tas hindi rin nakakakuha si Pix. Si Jing yung pinaano ko dahil meron naman po siya ang ganyan. Kina? Hindi ko kasi magamit kasi yung oras. Yan, okay na po. Ano na po yung oras? Pareho na. Thank you po sa nagbigay. Kung nanonood ka man po sa vlog na to, makikilala mo to. Mapasumat ka nun. Mapasumat na lang yan, Peter. Thank you, nag-tend. Ikaw siya, inigihap. Nagulat naman po ako kasi nagsasalita yung relo ko. Nakakonik dito sa cellphone ko. Thank you po. Kada mo ito. Pray na kuno kami marap. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Blesses our Lord, which is begging, which we are about to receive from the blessing of Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, nakuha din na. Kala po nandito na si ano si Pix kasi narinig ko naman po yung ano yung motor. San sige na. San. Paka di na kay giniiliw kat mga kuan. Palagi na lang si Papa Mitch yung nakikita. Ada.
Ayan na si Pix. Ay, luwag na din. Oh. No, for the channel.